hapon po sa ating lahat and welcome to our press conference on NPA recruitment inside universities. For the past weeks po, naging matunog na issue ang tungkol sa naging hakbang ng DND to abrogate the UP-DND Accord kung saan may iilan na pinalaga nito dahil hindi nila nakikita at hindi nila alam kung ano yung mga pang-aabuso na nagawa ng ating communist group because of that agreement. Kaya naman po ngayong araw, kasama natin ang mga miyembro, ang ilan sa mga miyembro po ng Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan o Sambayanan para po ilahad ang kanilang kwento at ang mga katotohanan na dapat malaman ng ating kababayan. Kasama po natin ngayon si Joy James Kaamihan Sagino, former student of UP Visayas of school year 2008 to 2009, student council and student organizer. Kasama rin natin si Ray Christian Canads Sabado, former student of Polytechnic University of the Philippines, school year 2014-2015, student counselor and student organizer. And of course, kasama din po natin si Ivyline Kared Corpin, former student of Polytechnic University of the Philippines, student leader and organizer. So to start with po, let's call on Kaamihan po. So, hello. So, muli po, good afternoon po sa lahat. So, we are from Sambayanan. So, kami mga dating kadre at members of the CPP, NPA, NDF, alongside with the former members no ng mga underground mass organizations whom we organized before dun sa mga kanya-kanyang areas namin sa Kanayunan, we formed Sambayanan as an alternative organization asserting for social reforms no in a peaceful and a reform-centric manner instead of the violent way na sinulong namin noong kami membro pa ng NPA at saka ng CPP. So yun po, sa nakalipas po na mga araw, even last week, napakainit po ng issue. Nagsimula po ito nung abrogation ng UP-DND Accord. Pagkatapos, narinig na po natin yung side ng armed forces, ng government, ng DND, as well as sa side ng University of the Philippines, also from the side of left-leaning no organizations about different issues, yung sa accord and also yung mainit na usapin doon sa recruitment no ng CPP, NPA, NDF sa loob ng mga universities and colleges. We also actually heard the statements and message from the administrators, no, o mga admin mismo ng mga universities, even a collective or a joint statement from different PUCs o yung mga private schools about the statement na may mga recruitment nga no ng mga CPP and PNDF sa loob ng mga schools. So siguro what has been lacking in the past few days is yung mensahe mismo from those students themselves na nagmula sa mga universidad at kolehiyo na naging involved no sa aktivismo at kalaunan ay naging mga kasapi ng CPP, NPA, NDF mismo. So, kami po ngayon yung magbibigay ng mensahe. Ako po yung magkikwento. Maiksi lang po kasi baka maabot tayo ng katapusan ng buwan. So, muli po ako po si Joy James Sagino. Ako po ay nagmula sa Zamboanga. So, luckily po noong 2006, ako po ay nakapasa sa UP College Admission Test o UPCAT. Ang aking student number po ay 2007-61410. Ako po ay nakapasok sa University of the Philippines Visayas College of Management noong 2007. So, yun po, pagkapasok ko po noong June 2007, ako po ay tumira sa Balay Ilonggo. That's a UP-owned dormitory, a UP-run dormitory sa loob mismo ng College of Management sa loob sa Iloilo City. So, when I was there, 2007 kasi, parati ko naman kinikwento nung nakaraang mga interviews, na yung batch po namin, batch 2007, kami po yung unang naging natamaan no, ng pagtaas ng tuition sa UP noong 2007 from 200 pesos per unit sa UP Visayas, naging 600. Whereas sa Diliman naman, Las Baños, and Manila, from 300, naging 1,000 pesos per unit. So, yun yung naging paraan para ako ay malahok no sa isang advocacy sa loob ng school to join the call no na tutulan yung pagtaas ng matrikula. So I became a member of the League of Filipino Students on June 2007.
became active sa loob ng organization together with other LFS and progressive organizations based in UP Visayas Iloilo City and UP Visayas Miyagaw campus, also in Iloilo. So naging active po ako, hindi na lang sa loob ng school, we were brought to different communities of peasants, of workers, transport groups, women, urban poor. So that's already one way of radicalizing the students, exposing them to different social issues and teaching them na these social issues are caused by the government, that the government is protecting the status quo, that the government is causing the poverty of the people. And that the armed forces, sinasabi din sa organization na yung armed forces ay hukbo lang po ng gobyerno at hindi po hukbo ng mamamayan. So doon na nga pumapasok yung usapin na there is an alternative organization, no, sa loob ng university na nag-a-advocate for something different, na hindi lang sa lansangan, na hindi lang hanggang rally. There is an organization na clandestine, underground, secret, hidden. No one knows. Hindi kahit nga kapwa member mo, pag hindi mo pa alam na miyembro siya, hindi mo alam na miyembro siya. So, ang nakakaalam lang na miyembro ka ng underground organization, hanggat hindi ka nakaka-attend ng meeting ng inyong organization na underground, yung nag-recruit lang sa'yo. So, yun. Ako po ay na-recruit September 2007 sa Kabataang Makabayan, when I was still inside the University of the Philippines, Visayas. Ang nag-recruit sa akin sa KM o Kabataang Makabayan is the same person who recruited me to the League of Filipino Students. So when I was a member of Kabataang Makabayan, ako na po yung naging dinesignate na maging spokesperson ng LFS as one of my tasks being a member of KM, inatasan ako maging tagapagsalita ng LFS UP Visayas Iloilo City Campus. That was in September 2007 until 2008. So after that, huling bahagi ng 2008 hanggang first quarter of 2009, dahil tuloy-tuloy nga po yung pagkilos ko, I was encouraged to run, no, as an officer of the Student Council of the UP Visayas College Management Student Council. And luckily, academic year 2008-2009, ako po yung naging batch representative ng batch 2007 sa council namin sa UP. And that time, I was able to attend different activities of council, including choosing student regents. And ang tawag sa UP dyan is General Assembly of Student Council, or GASC. No? So GASC of 2009 was held in UPV Miyagaw. That was the time na Charis Bernadine Banyes was chosen as the student regent. No? Siya ang nag-replace kay Sean Abdul Wahid, no, na outgoing student regent that time. Sorry, medyo ano lang, okay lang ba? Medyo distancing naman tayo. So yun, nung selection ng student regent, doon ko nasaksihan na everything is orchestrated. Kasi hindi lang sa UP Visayas may underground organization, including other campuses sa BPV, pag nagtatagpo-tagpo lahat ng mga student council leaders ng buong UP system, doon makita yung mga hardcore aktivista na member din ng underground organization, na before the caucus or before selecting who will win the among the nominees of the UP system for student regent, pinag-uusapan na ng mga miyembro ng KM, no, sa buong UP system, sino ang pipiliing student regent. And that time, in 2009, it was Charis Bernadine Banyes, former USC chairperson ng UP Los Baños, ang naging student regent, no, ng UP system. Pagkatapos nun, she attended the very first Board of Regents meeting na nangyari sa loob ng UP Visayas Iloilo City, no, sa building ng graduate school. Baguhin mo. Sorry. So she was able to attend but wasn't able to ano tawag ito? She wasn't recognized that time as student regent kasi of some issues about the new tawag dito, yung CRS, yung parang charter and how to choose student regent. At saka kakapasa lang din ng ano ng bagong UP charter ng 2009.
So after nun, na-invite na rin ako na maging member din ng Communist Party of the Philippines sa loob ng University of the Philippines in March 2009. So yun po. So sa loob din po ako ng UP, no, naging miyembro ng Communist Party of the Philippines. At that time, after akong maging miyembro ng CPP, ako po ay naging bahagi ng isang sangay ng partido sa lokalidad, o yung SPL, o yung tawag ng iba ay Party Branch. Ang Party Branch po, for everyone's information, that's the basic unit of the CPP na tinatayo sa any territorial area na nare-recognize ng Communist Party of the Philippines. For example, sa Hanay ng Kabataan, so bawat school, no, kung maliliit na school, may isang Party Branch dyan. Sa Diliman naman, I have talked before with some of my Diliman comrades. In Diliman, kasi napakalaking university niya, per college or per building, may isang Party Branch. At ang buong UP Diliman is being led by a section committee. So yung section committee po, that's a higher organization of the Communist Party of the Philippines, consists of different party branches on the ground as its lower tier of organization. So yun po. So I was invited na maging CPP member after that. Noong April to June 2009, ako po ay na-invite na mag-exposure sa isang NPA unit in the Southern Front of Panay Region. So that covers the areas of Igbaras, Tigbawan, Miyagaw, San Joaquin, Gimbal. So those are the areas na naikutan namin nung ako'y nasa loob ng NPA, kasi I was invited to have my exposure. Lahat kasi ng membro ng KM, especially kung membro ka na ng CPP, you are highly encouraged na magkaroon ng exposure, o yung iba tawag dyan ay revolutionary integration. O jargon pa sa loob ng Kilosan, it's RI, revolutionary integration. So after 3 months pagbaba ko, de, masyado nang agitated, galit na sa gobyerno. So tumigil ako sa pag-aral. At nag full-time na organizer sa isang sa Youth and Students Bureau sa Iloilo. So pagbaba ko 2009, ako na po yung naging part ng regional party group, isang grupo ng CPP sa buong isla ng Panay na tututok sa grupong anak bayan. So we have a collective, we have a team, no, of consist of different party members na siyang tututok sa anak bayan. So we were 3. So ang task namin sa CPP is to regionalize anak bayan. Kasi at that time wala pang regional organization ng anak bayan sa buong isla ng Panay. So that was our task in 2009 hanggang 2010. In 2010, October, unluckily nakulong po ako during a protest action inside the City Council Hall of Iloilo. So I was charged of violating some provisions of the, distractions to proceedings. Parang ganun. Hindi ko, nakalimutan ko yung number. Kasi sumigaw ako sa loob sa, during the meeting of the city councilors of Iloilo. So I was detained for 6 to 7 hours. I was the headline of different local media outlets in Iloilo for about a week. So medyo naging anxious, no, sa security, medyo may somehow trauma siguro. So I asked my collectives in Iloilo na magpahinga muna, mag-relax muna ako, mag-lilo. Umuwi ako sa Zamboanga, kung saan yung probinsya ko. And yun na, nalaman ng parents ko na nakulong ako. Sabi nila na huwag ka nang bumalik ng UP. Kasi your circle of friends and UPs are not good influence, parang ganun. So, sa part ko naman, syempre, medyo nakukonsensya rin kasi that time ako yung inaasahan ng family ko. So, nag-stop ako, bumalik ko ng Iloilo, nag-apply ako for honorable dismissal or HD to get all my records and waiving my rights, no, to go back to the University of the Philippines. At bumalik ko ng Zamboanga, nag-enroll ako sa Western Mindanao State University or WIMSU. So, when my comrades in Iloilo knew na maglilipat ako ng WIMSU, they immediately endorsed me to the CPP organization in Zamboanga City. So, yun po. Naging part po ako, expanded member ng Zamboanga City Territorial Party Committee. That's an expansion area of the Southern Mindanao Region or SMRC ng Davao. So after nun, dahil nag-lilo na rin ng iba, yung ibang mga collective namin sa Zamboanga, nag-NPA na din. So what happened is, I became the Deputy Secretary of the Youth and Student Committee in Zamboanga, eventually became the regional spokesperson of Anak Bayan in Zamboanga. I was able to attend the 6th National Congress of Anak Bayan held in PUP in 2011. So I was elected as the National Vice Chairperson for Anak Bayan.
for Mindanao. So that time, our chairperson was Venser Crisostomo, our national vice chairperson was Anton Dulce, our SecGen was Charis Banyes. So that's the same Charis Banyes na naging student regent sa UP kasi tumigil na din siya sa pag-aral at nag-full-time organizer ng Anak Bayan. So after nun, a few months after, we were invited to attend a lecture, like a 3 weeks lecture sa loob ng NPA sa Davao. I became very agitated, no, masyadong ano na, indoctrinated, sobrang galit na sa gobyerno that time. So hindi na ako bumaba, nagpaiwan ako sa loob ng NPA unit at nag-full-time December 2011. So yun, that was my life before I became an NPA. I left the NPA, ano, fast forward na lang, kasi hindi naman siya part talaga ng topic natin today. I left the NPA in September 2017. I ran for a sanctuary sa loob din ng isang legal organization in Cotabato City, October 2017 to March 2018. So outside the NPA, naging bahagi pa rin ako ng White Area Organization ng CPP. I was able to join the Kampuhan of the Lumads in UP Diliman in November 2018. Naka-join din po ako ng Kampuhan ng mga Lumad din sa tapat ng Central Office ng DepEd in Pasig. And January, same with what I shared during the Senate hearing, nagkasama kami ni Sara Ilago sa Cotabato kasi being leaders of the CPP NPA in Cotabato City, kami yung kino-ordinate ng team nila, Sara Ilago, para pumasok siya sa Cotabato at magtayo ng chapter ng Kabataan Party List, Cotabato City. And eventually in March, because of some threats both from my former comrades and the Philippine Army and the Armed Forces, I left Cotabato and nagtago-tago sa Cebu until I came out again in March 2020 last year para magbalik loob. And here I am right now. So, as a summary siguro ng buhay ko, one thing I want to make things clear, number one, is I'm not a fake UP student. So, again, ako po'y estudyante talaga ng UP Visayas. Marami nakakilala sa akin sa UP Visayas. Kasi sa batch 2007, ako lang po'y mag-isang naging LFS member. No, pag when we say aktivista sa UPCM, way back in 2007-2010, si James. Si James ang kanilang unang maaalala kasi my trademark costume was a red shawl, no? That's my trademark. When pag may makita silang red shawl, ang maaalala ng mga teachers, ng admin sa CM, our dean, our college secretary, si James or si JJ. That was my nickname when I was still in UP. Siguro I would like to take this opportunity as well to extend a message to UP President Danilo Concepcion. I understand, Sir Nano, na you might not be well informed about what is really happening on the ground. But one thing is for sure, Mr. Concepcion, there is recruitment, there is radicalization. No, there is CPP, NPA, NDF inside all campuses of the University of the Philippines. May it be UP Baguio, UP Manila, UP Diliman, UP Los Baños, UP Visayas, UP Cebu, UP Mindanao. There are organizations of the CPP. And later, during the wrap-up, we have a presentation na hinanda. I'll present some of the people I personally know na kasama ko sa organization in different schools in UP and in WIMSU, no, na will make a statement na may recruitment talaga, not just in UP. All universities are vulnerable for recruitment, radicalization, exploitation ng Communist Party of the Philippines. And mga kasama ko dito, they will also share their own stories about what, where they came from, no? And we will really realize na all of our stories have the same, have almost the same tune. We all came from the schools. Where we saan kami na recruit? Sa loob ng schools. Saan kami naging CPP? Sa loob ng schools. So it's basically a myth. No, isang malaking kasinungalingan na walang recruitment, na walang CPP sa loob ng schools.